Kiis ko, huwag na tayong magtalo. Oh, tanong ko nga sa inyo eh, bakit Vice Mayor pa lang si Isko eh, may property na siya sa Alabang? Eh, nasubaybayan ko rin naman ang kanyang karir bilang konsihal. Oh, nagsimula siya kay Atienza. Oh, nung tadyakan na siya ni Atienza, yun nga kami nagkakaharap niya sa kuwano, sa pagkakape, doon sa Manila Pavilion. Ah, doon siya naghihimutok. May dala pang libro yan, nag-aaral daw sa pamantasan. Eh, samantalang nung panahon niya, Vice Mayor siya eh, hindi niya napaimbestigahan yung dokumento binigay ko sa kanya. Dokumento ho yun eh. Katibayan ho yun eh. Oh, akala ko, iimbestigahan ng council. Kaya doon nagduda na ako eh, mga kaibigan. Nasayang yung effort ko. Ang totoo, merong iyan o, yung isang PR na nagpapanggap na may-ari ng pahayagan. Kunyari, publisher kong PR. Eh, may kaibigan akong reporter, kakilala ko, reporter nila. Pinapunta sa akin at inanyayahan ako doon sa opisina niyan. Pumunta naman ako. Kasama ko yung kaibigan ko eh. Oh, pinapakiusap sa akin yun eh. Yung kasong yun eh. Tinabla ko eh. Ha? Hindi ako nag-commit ng anuman. Mga kaibigan, dahil na-expose ko na eh. Takot na takot yung presidente, yung dating presidente na ginawang diploma mill sa panahon niya yung pamantasan ng lungsod ng Maynila. Marami kayong hindi alam eh, behind the scene. Mga totoy pa kayo. Marami pa kayong pagdadaanan. Pag-aralan nyo mabuti. Yung pagdepensa nyo, kailangan totoo sasabihin nyo. Hindi pwedeng akala nyo lang o kaya paniwala nyo lang. Hindi pwede yun. Hindi pwede sa radyo yun. Diyan, sa social media, nagagawa nyo yun kasi maraming tanga ngayon eh. Diba? Lalo na yung gusto makaalam ng mga balita, akala nila, totoo mga pinagsasabi. Yan ang uso ngayon eh. Mahirap magpaputi. Kaya huwag nyo masyadong make up ang si Isko, baka sumobra. Ha? Minsan masama yung sobra. Oh, nasabi ko lang sa inyo. Alam nyo ba? Nasa akin pa yung kaso eh. Yung affidavit. Nung sila sumabit ha, sa paggawa ng ordinansa. Merong ano yun, very anomalous yun. Ang gumawa ng apidabit ko, namatay na abogado na. Pero magaling to, naging abogado pa ni Erap ito. Si Attorney Alan Pagya. Siya gumawa ng apidabit nang isasampa ko sanang kaso labang kay Isko at sa mga konsihal ng Maynila. Ha? Sino pumigil sa akin? Si Mayor Lim. Malaki utang na loob nila kay Mayor Lim. Pero ako ba, sinabi ko sa kanila yan? Hindi ko sinabi sa kanila yan. Nung inawat ako ni Mayor Lim, pagkakataon ko na makipagkaibigan sa kanila. Ginawa ko ba yun? Lumapit ba ako sa kanila? Para i-convert ko sa pera? Ha? Hindi ko ginawa yan. Sa akin pa yung kopya ng apidabit. Supposed to be, isasampa ko yun sa Office of the President. Sapagkat ang Presidente, merong kapangyarihan yan na mag-suspend ng mga local government officials. Natandaan nyo yan si Gwen Garcia? Nakakapanloko ngayon yan, ha? Daming nabobola ngayon niya, kala mo. Totoo rin ang sinasabi. Kunyari, oposisyon, di ba? Paano magiging oposisyon yan? Bata ni Gloria yan. Natatandaan nyo ba nung panahon ni Pinoy? Sinuspindi yan, mga kaibigan, dahil sa anomalya. Oh, may anomalya dyan eh, yung binibenta yung dagat, mga kaibigan. May tubig, yung lupa may tubig ng dagat. Akalain nyo,
pagkakapirahan nila. Sinuspindi yan, at kung matatanda ninyo, di ba, ayaw pang umalis sa Kapitolyo, naglambitin, mga kaibigan, nagkulong doon, nagtayo ng garrison sa Kapitolyo. Oh, sinuspindi siya, mga kaibigan. Kaya huwag tayo agad maniniwala, lumipas lang ang ilang taon, malinis na sila. Yun yung sinasabi ko, ako isa lang ang lagi nating sasabihing batayan sa pagpili ng kandidato. Meron pa rin hindi nakakaintindi kung ano ibig sabihin nun. Ano ba yun? Track record. Kailangan magbuti ang track record ng iboboto ninyo. Paano ba yung track record? Hindi kung ano yung ginawa niya. Halimbawa, si Lacson, ano ba yan? Dating pulis, di ba? Bago pa yun, naging metrocom pa yan. Alam ninyo, nung panahon ng martial law, iyan ang kinatatakutan, yung grupo ni Colonel Rolando Abadilla, na boss nila dati. Yan ang mga pumapatay ng tao nun. Mga kaibigan, di ka na makikita. Yan ang trabaho nila. Naging hepe ng kwan, PAOK TF, di ba? Naging PACC pa. Ha? Naging chief PNP pa. May kuratong baliling. Di ba? Ngayon, troll farm eh. Dati, farm ng mga kriminal eh. Ang inaalagaan ng kriminal. Panahon ni ERAP. Patatabain ka. Di ba? Pagka malaki ng hold upin mo yan. Ha? Tapos mong hold upin yan, papatayin ka na nila. Yung trabaho ng mga polis, di ba? Panahon ni ERAP. Vice President pa lang si ERAP, ganyan na. Mga kaibigan, di ba nung Vice President si ERAP, binigyan siya ng pwesto? Presidential Anti-Crime Commission, PACC. Mga kaibigan, mga kidnapping, ha? Mga kidnap for ransom. Daming balita yan, mga kaibigan. Kuratong baliling, natatandaan ninyo. Di ba? Papaliwanag pa ba natin yan? Pagka tayo nagbigay ng opinion, sinisiguro ko sa inyo, alam ko, hindi yung, di ba, sabihin mo, hindi ko kami naniniwala kasi ganito, ganito, ganito. Paliwanag mo. Wala naman maliwanag sa sinasabi nyo eh. At ano ko rin yun, karapatan ko rin hindi maniwala, lalo na wala kayong pinaghuhugutan ng sinasabi nyo. Mas matagal yun sa akin. Di ba? Na yun ang track record ng tao. Ano ba ang ginawa nito simula nung siya'y pumasok sa public service? Ano ba ang accomplishment niya? Ano ba ang achievement nito? Ito ba'y naging mabuting tao ba to? Hindi ba ito nasangkot sa katiwalian? Pag sinabi niyong katiwalian eh, mga kaibigan, maraming kwento yan. At hindi lang kwento, may basis. Hindi dapat kwento lang, lalo na katiwalian yan. Kailangan may pinagbabasihan ng kwento. Hindi basta kwento. Yun lang masasabi ko. Sabi nga sa English, I may agree or I may not agree with what you say or think, but certainly I will defend to the death your right to say it. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi
padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang bawat kaibigan na totoo.